定的天下因不生不因恨光阴浓不定以爱来我那必定是必定那恨恨也杀定那有麻痹给个人是必须那杀定买了人Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo na may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Pinasasalamatan kita at pinupuri. O Panginoon, pinupuri kita. Nang ako'y bata pa, bago pa ako naglakbay, ang lagi ko nang dalangin ay pagkalooban ako ng karunungan. Nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling. At siya kong hahanapin magpahanggang wakas, mula sa aking kabataan hanggang sa aking pagtanda. Ang karunungan lamang ang kagalakan ng aking puso. Mula pa sa aking pagkabata, sinikap ko ng mamuhay ng matuwid. Masundan ko lamang ang landas ng karunungan. Nagsisimula pa lamang akong makinig, ay nakamtan ko na ang karunungan. Sa gayon, ay nakatuklas ako ng maraming aral. Lagi kong sinikap na matuto at nagpapasalamat ako sa lahat ng nagturo sa akin. Ang aking panatay mamuhay ako ayon sa tuntunin ng karunungan at sinikap kong laging gumawa ng mabuti at ito'y hindi ko pagsisisihan magpakailanman. Sinikap kong mabuti na maangkin ng karunungan at naging maingat ako sa aking pag-uugali. Lagi kong kinilala ang aking kakapusan sa bagay na ito, kaya't sa Diyos ako humihingi ng tulong. Siya ang laging nilulunggati ng aking puso, at natagpuan ko siya sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Umunlad ako sa karunungan,
mula pa nang siya'y aking natagpuan. At hindi ko na siya hihiwalayan kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tungtuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba, at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao. Sapagkat kinikilala lang lahat na si Jesus ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sumuli tayo po ay nasa ngayong panahon para po dun sa mga ngayon lang ulit nakapagsimba dito po sa Quiapo at maging sa online. Kadalasan po sa misa ko sa huling araw ng Linggo ay nagre-review po, no, nire-review natin yung mga mensahe na ibinigay sa atin ng Poong Jesus sa Sareno. Balikan po natin, nung Lunes, nagsimula po ang araw natin sa pagtatanong ng isang mayamang lalaki kay Jesus na nais sumunod sa Kanya. Ang sabi po niya, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ito yung tanong ng lalaki kay Jesus na tanong din ng lahat. Pag sinabi kasing buhay na walang hanggan, paano ba ako magiging masaya? Paano ba ako mabubuhay? Paano ako yung magpapaligaya sa atin? Noong Martes po, sinagot ito ni Jesus sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo. Ang sabi niya, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sana po mas maintindihan natin, ha? Hindi sinasabing pabayaan mo ang magulang mo, pamilya mo, pabayaan mo sarili mo, huwag ka nang magtrabaho, huwag ka nang magsikap, hindi yon. Kundi may mga pagkakataon na darating ang araw, mawawala yan sa iyo, pero yun nga yung tanong, diyan ba nakadepende ang kaligayahan mo? Yung sobrang attached, di ba? Yung sobrang attached mo sa tao o kaya naman sa material na bagay na ngayon, nagiging dahilan ng kalungkutan mo. Kaya hindi ka nagiging masaya, lalo pa sa panahon ng pandemya, yung mga kinakapitan mo noon, nawala na ngayon. Yung mga pinupuntahan mo para maging maligaya, maging masaya ka, nawala din yan lahat. At ano ang natira? Ang Diyos. Nung Miyerkules, ang sabi po ni Kristo, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Nabuhay tayo o nabubuhay tayo sa panahon na marami gusto maging number one. Marami gusto maging top. Kaya nga ang dami nating kung ano-ano mga influencer na tinatawag. So, malinaw ba sa atin yung motivation? Bakit gusto mong maging magaling? Kasi isa yan sa, alam niyo, yung source of depression. Kapag pakiramdam mo, wala kang na-achieve. Yung kahit na malayo na yung narating mo, parang may kulang pa rin. Kasi baka yung motivation natin, no, gusto mong maging sikat, gusto para mapalakpakan, matuwa. So, tinuturo ni Jesus, kung gusto mong maging dakila, matuto kang maglingkod. Noong Webes, ang sabi po ni Kristo doon sa bulag, no, na nais makakita, tanong ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi niya, gusto kong makakita. At ang sagot ni Jesus, umayo ka, magaling ka na, dahil sa iyong pananalig. Yung attitude talaga, no? Malaking bagay yung attitude natin, eh. Minsan yung gusto mong maging masaya, yung simpleng bagay lang, eh. Makukuha mong maging masaya, depende sa ugali mo, depende sa pagtingin mo sa buhay. At kahapon, mas naging malinaw din, ang sabi po ni Kristo kahapon, ano man ang hingin ninyo sa pananalangin, manalig kayong
natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. So, di ba? So kung ano talaga din yung iniisip mo, yun ka nagiging. So kung magiging negative ka sa pagtingin sa buhay, eh nega ka talaga. Pero kung paniniwalaan mo, i-claim mo na yan. Binagdarasal mo, i-claim mo na yan. Paniwalaan mo, lagyan mo ng pananampalataya, ibibigay sa iyo ng Diyos, makakamtan mo. Baka nga nasa atin na eh. Alam, hindi lang natin talaga lubusang nakikita ito. Dahil masyado pang clouded no, yung ating mga isipan ng mga ibang bagay. Ngayon po, sabi po dito, no, maganda itong linya ito na ibinigay ni Kristo. Kasi tinatanong si Kristo ng mga eskriba, pariseo, ito yung mga organized na, yung mga institution na. No, yung eskriba, the Pharisees, mga organized na yan. And then, papasok ngayon si Kristo, magaling si Kristo, nakakagawa ng himala. Pinakikinggan ng mga tao, magaling magsalita si Kristo. Mabuti yung kanyang ginagawa. Pero may mga grupo ang lumapit sa kanya, ano ang karapatan mong gawin ang mga yan? Pero sabi ko po, maganda itong sinagot ni Kristo, no? Hindi ko rin sasabihin sa inyo. Diba? Sabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung anong karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Para bang, in the first place, para bang gano'n, no, sa atin, no? Hindi ko obligasyon na magpaliwanag sa inyo. Parang gano'n. Di ba? So, gumagawa ng mabuti si Kristo, malinaw sa Kanya, kung ano yung motivation, hindi para maging sikat, hindi para magpagaling, hindi para gumaling, o mapansin ng tao, malinaw sa kanya na ang ginagawa niya ay ito ang kagustuhan ng Diyos. Lagi itong pinagdadasalan ni Jesus. Ha? Tandaan po natin yan. Laging pinagdadasalan ni Jesus ang kanyang gawain. Kaya malakas ang loob niya na gawin yung mabuti at tama kahit may mga nagke-question sa kanya. Na magandang paalala sa atin, ha? Sabi ko po, sa panahong ito na masyado tayong tutok sa social media, sa internet, masyado tayong naapektuhan, malinaw ba sa iyo kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo ngayon? Bakit mo ginagawa? Masaya ka ba dyan? Nakakabuti ba para sa ibang tao yan o para sa iyo lang? Kasi nalalaman din talaga yung totoong dahilan kung paano ka mag-react sa mga comments, lalo tigil sa mga bashers. Diba, nag-post ka, may magkikwestiyon. Anong karapatan mo para gawin yan? Nakapag-aral ka ba? Maganda ka ba? Anong karapatan mong gawin yan? Saang partido ka ba kabilang? Sa ngayon, no? Minsan, pag nanonood tayo ng mga balita, bakit hindi natin nalulutas ng maaga ang pandemya? Eh kasi pag may nagsuggest o nagsabi, o kaya may gumagawa ng mabuti, yung naging issue natin, yung community pantry, mabuti yung hangarin, tumulong. Anong karapatan mo, no, yung namuno ng community pantry? Saan ka miyembro? Saan ka kasapi? Kinwestiyon. Pero hindi nagpatinag. Ano bang pangalan nun, ng babae? No? Tinuloy. At kumalat yung community pantries, hindi lang sa buong sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, nakakatulong. So kung papansinin mo ng todo-todo, pakikinggan mo yung mga mema, yung mga negative, eh wala talagang mararating. At hindi ka talaga magiging masaya. Tandaan mo yan. Kung ibabase mo sa kung ano ang sasabihin ng mga tao,
yung mga gagawin mo, eh, nagiging puppet ka, nagiging sunod-sunuran ka. So ngayon, alam niyo na, bakit malungkot ang buhay mo? Tapos, iyak-iyak ka sa Nazareno, hirap na po ako. Suriin mo, no, bakit ba? Diba? Sino ba ang mas pinakikinggan mo? Sino ba ang mas tinitingnan mo? Yung mga tao ba? O kailangan tayong mag-focus sa kung anong sinasabi at ginawa ng Poong Nazareno na dapat mas mag-influence sa atin? So, gusto mo bang maging masaya? Baka kailangan mong baguhin ang pananaw mo sa buhay, ang pagtingin mo sa mga tao. Andiyan talaga yan, no? Yung mga comments, mga negative. Pero sana kunin natin yan para mas magtulak sa iyo, mag-push sa iyo, na mas magpursige para mas maging mabuting tao at mas matuwa sa atin ang Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nangusap si Kristo sa atin ng mga salitang may walang hanggang kapangyarihan at gawaing nakapagpapagaling sa pamamagitan niya. May pananalig tayong manalangin, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan, naway makapangyarihang ituro ang walang hanggang katotohanan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinuno ng daigdig, naway huwag maging matigas ang mga puso na parang bato sa kanilang pakikinig sa tinig ni Kristo sa mga pangyayari sa ngayon, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Yaong mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihiyoso at magtalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na itinakda sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating malinis at banal na pamumuhay, naway mapawi ang mga impluwensya ng masamang espiritu sa ating lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa oras sa ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. O manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sama pagkain nagbibigay buhay kunin at pagsaluhan halik kayong mga napapagal kayong nauhaw sa mundo. Dali, kumain, uminom kayo ng hain ni Hesukristo. Ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alam sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Halika kayong mga napapagal kayong nahuhaw sa mundo. Dali uminom kayo ng hain ni Hesukristo. Hain ni Hesukristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba magsiupo na muna po ang lahat para sa maayos at madisiplinang paglabas.